Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So sa araw na to guys, may share ako sa inyo itong chine-check natin, dinadiagnose nating Jeep Compass Trailhawk. So ang issue nito guys ay hard start, won't start, tapos no crank. So tatlo yung symptoms nito. Minsan hirap umandar, minsan ayaw umandar, minsan talaga ayaw na mag-crank. So ano ba yung dapat natin gawin pagka ganito? Lalo na pagka sinalangan mo guys ng scanner ay wala siyang DTC code, hindi rin nag-check engine. Na ibig sabihin may check engine siya kung sakaling mga umandar. So ano yung una nating gagawin guys? So ito yung first step na gawin nyo guys bago nyo dalhin yung sasakyan ninyo, kahit na siguro sa ibang sasakyan na mangyari ito. Ito yung gagawin ninyo guys na paraan. Una, punta kayo sa engine hood bay. So titingnan nyo guys doon yung mga electrical connection. Kasi kadalasan ito guys ay lost communication lang, or poor electrical connection, or low voltage lang. So i-check ninyo yung voltage ng battery, tapos i-check ninyo yung electrical connection, i-check rin ninyo guys yung electrical supply niya, kung may boltahe, kung okay ba yung connection, okay ba yung wiring. Kasi kadalasan ito guys, base doon sa mga experience ko guys na nasalubong sa ganitong symptoms ng sasakyan, kadalasan ito sa electrical connection, poor electrical connection, poor voltage, kaya naglo-loss communication siya, hindi siya maka-start kaagad. So yun yung i-check ninyo guys. Kung kaya ninyo naman iangat, tingnan ninyo kung may body ground yung starter, kung may body ground din yung alternator, i-check ninyo. Kasi kung walang body ground yun, or walang continuity niya, walang negative, ganito rin yung sintomas nung maranasan ninyo, base doon sa experience ko. May ginawa rin akong Jeep Trailhawk, Jeep Truckhawk, ganyan. So lost communication lang ang ano nito. Kasi pagka binasahan mo, no DTC code, pero ayaw umandar. So magtataka ka, ayaw umandar pero walang DTC code. So wala rin check engine siya. Kung sakaling mang umandar, wala rin check engine. So yun yung tips ko sa inyo guys, at saka advice ko sa inyo, na unahin ninyo, punta doon kayo sa battery, check niyo yung battery connection, kung okay ba yung battery connection, hindi ba naglo-loss yung battery connection niya, okay ba yung higpit, wala bang nakalimutan na negative ground. So yun yung check niyo, tapos check niyo yung computer niya, PCM niya, or ECM na tinatawag din. Kung hindi siya nabunot, hindi nag-loose, so check ninyo yung ECM din niya. Kung walang corrosion, kung walang sign na nabasa, kasi baka maya nag-engine wash yung may-ari, nabasa, pinasukan, nag-corrosion, so mag-loose communication talaga yan guys. Lalo na din sa mga body ground, check ninyo yung mga body ground, baka maya kinalawang na at kailangan ng linisin. So yun yung tips ko at saka advice sa inyo guys, para bago ninyo dalhin sa shop, na-perform na ninyo yung iba. Kumbaga yung gagawin na lang sa shop, yung mga tracing na lang ng mga continuity, voltage, current ng mga connection harness. Kasi na-perform na ninyo yung linis ng negative, check ng battery, tapos starter, alternator. So yun lang yung advice ko sa inyo. So once again, this is Autoboy Zone. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel.
At saka pakipalo na rin ako guys sa Ubic Works TV sa FB page ko. So i-update ko kayo nito guys dahil itong sasakyan na to still diagnosing by electrician. So wala siyang knowledge sa ganitong sasakyan dahil pang old school siya. So inaantay lang natin ito kung ibibigay na sa atin ito. Wait, 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 wait.